Kapag narinig natin ang salitang gang, agad na pumapasok sa isipan natin na ang mga miyembro nito'y may taglay na kasamaan. Duguan at mga nakaandu sa isasahig ang maraming preso ng Kalooban City. O madalas ding sabihin ng iba na mga salot sa lipunan. Anim na bilanggo ang nasawi dahil sa tama ng mga patalim. At may 30 iba pa ang sugatan. Marahil dahil ang marami sa kanila ay sangkot sa iba't ibang maling gawain o hindi naman kaya'y nasa loob na ng piitan. At doon ay nagpapasimula ng panibagong gulo. Mga preso, may kanya-kanyang grupo na nagsisilbing sandigan habang nakapagod. Ngunit taliwas dito ang bahala na gang o tinatawag na BNG dahil sa isa ito sa nagtataglay ng mataas na reputasyon hindi lamang sa Pilipinas kundi pati na rin sa buong mundo katulad ng mga bansang UAE, Canada at Amerika. Halina't kilalanin natin ang BNG o bahala na gang. Bakit sila nakilala hindi lang sa Pilipinas? Ano ang mga bawal na aktibidad na ginagawa nila at higit sa lahat? Sino nga ba ang nagtatag ng gang na ito? Ating alamin yan sa pagpapatuloy ng ating istorya. Tulad ng ibang mga gangster sa mundo, ang lahat ay may kani-kanyang pinagmulan. Mayroon itong mga rason o ipinaglalabang kung bakit nabuo at maging ang mga kasapi nito'y may kani-kanyang kwento at dahilan kung bakit sila naging bahagi nito. Ang bahala na gang ay sinasabing nagmula sa Sampaloc, Manila sa Pilipinas noong ikaunang bahagi ng dekada 40. Ito ay itinatag ni Divino Talastas na tubong Bulacan at ipinanganak noong 1920 na di nagtagal ay napadpad sa Sampaloc kasama ang kanyang pamilya. Sinasabi na bago pa man mabuo ang gang, si Divino ay mayroong kapatid na kilala sa tawag na Emong na sa edad na 13 pa lamang ay kinatatakutan na ng mga tao sa kanilang lugar dahil sa abilidad nito sa pakikipaglaban at kakayahan nitong targetin at itumba ang mga pulis na gusto siyang hulihin. Maaga itong naging kalaban ng batas dahil sa taglay nitong kasigaan at katapangan. Dahilan na rin upang maaresto si Emong. Nang maaresto ito ay doon siya pinahirapan ng mga otoridad sa pamamagitan ng pagkuryente sa iba't ibang bahagi ng katawan, kabilang na ang maselan nitong bahagi. Nang sandali namang makalaya ito, naging pangunahin itong kaaway ng mga pulis at sa paglipas ng mga araw, tumaas ang bilang ng mga pulis na naitutumban ito. Kaya naman tinuring itong terorista at kalaban. Ang mga aktibidad na ito ni Emong ay nagdulot ng matinding takot hindi lamang sa mga kapulisan na itinuturing si Emong na kalaban, kung hindi pati na rin sa mga normal na mamamayan sa lugar na kanyang pinamamalagian. Dahil dito, trinabaho siyang maigi ng mga pulis hanggang sa mapag-alaman ng mga pulis ang ginagawa nito. Sa edad na 15, nasaksihan ng noon ay 5 taong gulang na kapatid nito ang pagbagsak ng katawan ni Emong habang patuloy ang pagpapaulan dito ng mga bala. Ang pangyayaring ito'y nagdulot ng kakaibang epekto sa mga kapatid ni Emong, kabilang na si Divino na tinatawag na Diving sa lugar nila. Sa edad na 15, natapos ang kasaysayan at kwento ng buhay ni Emong, ang utol ni Divino. Sa kabilang banda, ang kapatid nito na nakasaksi sa mga pangyayari ay naging matagumpay sa napili nitong karera kung saan naging political commentator ito at nagamit niya ang pagkakataong ito kaya naikwento niya ang mga pangyayari. Nang mawala si Emong, nahirapan ang grupo nito kung sino ang susunod na pinuno ng kanilang pangkat. Maraming grupo rin ang nagsulputan at isa na rin sa mga ito ang tinatawag na Sige-Sige Gang. Dahil sa mga gang na nabuo, itinuring ang panahong ito na panahon o kasagsagan ng mga street gang sa Pilipinas. Upang tapatan naman ang Sige-Sige Gang na noon ay kumukontrol sa lugar nila, bumuo si Divino Talastas ng gang at iyon na nga ang tinatawag na Bahala na Gang, kung saan ang pangalan ay hinango sa isang night bar sa Sampaloc na Bahala na Bar, lugar kung saan nagtitipon-tipon ang mga siga at mga matatapang sa lugar.
Ang nasabi ring lugar ang madalas nilang pinupuntahan sa Sampaloc dahil sa nandoon ang maraming mga basagulero at mga naghahari-harian. Sa pagkakabuo ng grupo, nagsimulang makilala si Divino dahil sa kakayahan nitong makipaglaban. Tahimik at may maamumang mukha kung mailalarawan, nakilala siya dahil sa pakikipaglaban niya sa mga kalalakihan at simula noon ay nakakuha siya ng respeto mula sa mga miyembro ng grupo ng mga kriminal. Pinakita niya ang kanyang husay sa pakikipaglaban na tila wala ni isang kinatatakutan kung saan sinasabi rin na sino man ang mahagit nito'y may paglalagyan. Sa paglipas ng mga panahon at dahil na rin sa kanyang reputasyon, maraming grupo ang sumanib sa kanya. Nagpatuloy ang pagkalat ng grupo at patuloy rin ang mga ito sa pagsasagawa ng mga illegal na mga aktibidad. Ang dahilan ng marami ukol sa kanilang pagsali ay upang makakuha sila ng proteksyon laban sa mga grupo na mas malalakas sa kanila. Dahil isa sa patakaran ng mga basag ulo sa kalye ay ang kasabihang matira ang matibay. Simula noon, nakilala ang Sampaloc bilang pangunahing lugar ng mga gang. Sa patuloy namang paglipas ng mga buwan, mabilis na kumalat at nakilala ang Bahala na Gang na animoy isang apoy. Marahil ay dahil na rin sa walang patakarang sinusunod ang pagsali rito na kung matapang ka ay pwede ka na. Dahil sa walang patakaran sa pagsali, marami sa naging miyembro nito ay mga kriminal at mga halang ang kaluluwa. Si Divino naman ay tila naging suki rin ng Iwahig Prison kung saan sinasabi na sa tuwing nasa loob ito ng piitan ay nakukuha nito ang mataas na posisyon sa mga bilangguan at itinuturing siyang mayor. Naging mortal na kalaban ng grupo ang grupong Satanas, Bahala na Barkada at Pinoy Aerial. Naging kasangga o kaalyado naman nila ang Acro Pinoy, Samahang Pinoy at ang Nuestra Familia. Bago pumanaw si Divino, nagawa pa nitong ikwento sa mga malalapit na tao sa kanyang buhay ang kanyang kasaysayan. Dala na rin ang kanyang katandaan na pagtanto niya na panahon na upang ipamana at ipagkatiwala sa iba ang kanyang kwento. Siya ay dinukot noong 1980s at sinasabi na makalipas lamang ang ilang araw ay natagpuan ang katawan nito na nakasilid sa isang sako at palutang-lutang na sa ilog. Nakitaan ito ng palatandaan na pinahirapan ng matindi hanggang sa hindi na nito nakayanan at unti-unti na itong binawian ng buhay. Dahil sa mga nangyari, pinaniniwalaan na binalikan ito ng isang maimpluwensyang tao sa kabila ng katandaan. Sinasabi na ang mga taong ito ay ang mga nakalaban niya noong mga panahong aktibo pa ito. Ayon naman sa mga ulat, mga naka-uniforming individual ang may kinalaman sa kanyang pagkawala. Sa kasalukuyan, nananatiling aktibo pa rin ang naturang gang sa loob at labas ng bilangguan at ilan sa mga kinasasangkutan nitong insidente ay ang child trafficking, human trafficking, murder, rape, pagnanakaw at marami pang ibang illegal na aktibidad na talaga namang maituturing na labag sa batas pantao. Sa kabilang banda naman, ginagamit ng Bahala na Gang ang question mark at simbolo ng mandirigmang Vikings bilang pagkakakilanlan sa kanilang grupo. Noong 1960s, nag-umpisa silang palakihin at palawigin ang kanilang grupo at dinala nila ito sa Amerika, lalo na sa California, kung saan mabilis na dumami ang kanilang miyembro hanggang pati sa San Diego, Los Angeles, San Jose, San Francisco, Stockton, Sacramento at Las Vegas ay nakilala na sila. 1980s naman nang magtatag din sila ng iba pang mga chapter sa North Side at West Side kung saan nagkaroon ng matinding engkwentro laban sa mortal nilang kalaban na grupo ng Satanas na isa rin umanong internasyonal na organisasyon na nakabase rin sa Amerika. Sa paglipas ng mga panahon, lumawak ang grupo at nagkaroon ng iba't ibang kasapi mula sa iba't ibang mga bansa. Nagkaroon din umano sila ng koneksyon sa ilang Mexican mafia at iba pang mga grupo na kinikilala rin sa mundo ng mga gangster. Lumaganap rin ang iba't ibang ilegalidad sa buong mundo, dala na rin ng paglawi ng sakop ng grupo. Dahil dito,
Sinabi na ang Bahala na Gang o ang BNG ang isa sa pinakamalaking organisasyon sa mundo ng mafia na naitatag. Nawala man ang leader na siyang nagtatag ng grupo, nagpatuloy ito sa paggawa ng mga ilegal na aktibidad. Noon nga lamang buwan ng Hulyo, taong 2007, ilang miyembro ng BNG ang nasangkot sa isang kaso kung saan ay muntikan nang bawiin ang buhay ng isang 15-anyos na batang lalaki, kung saan sinasabi na ang ganong klase ng pag-atake ay bahagi ng isinasagawang seremonya upang tuluyang maging kasapi ng grupo. Na magsimula naman ang giyera kontra droga ni dating Pangulong Duterte, sinasabi na isa sa miyembro ng Bahala na Gang ang napaslang. Noong 20 ng Abril, taong 2019 din, ay sinasabing isang miyembro naman sa Manila na nagngangalang Niño Bacay ang nahuli sa isinasagawang by-bus operation sa Quezon City. Taong 2020 naman, ilang miyembro ng gang ang nahuli dahil na rin sa illegal na droga at ilan pa sa mga ito ang nakuhaan mismo ng bawal na gamot. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang mga aktibidad ng mga gang, partikular na ang Bahala na Gang. Marahil ay hindi ito batid ng marami, ngunit tunay na may mga sindikato, gang o mga ilegal na grupo na silang nagpapadami ng krimen at nanggugulo sa iba't ibang panig ng bansa. Noong mga sumunod na dekada, pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, ay talamak talaga ang mga grupo na naghahari-harian sa Pilipinas, lalo na sa Kamaynilaan at iba pang karatig probinsya. Kaya naman upang magkaroon ng proteksyon mula sa mga taong magtatangkang kalabanin sila, nabuo ang isang gang na tinatawag na Bahala na Gang. Dahil sa talamak din ang ganitong klase ng organisasyon, mabilis itong kumalat hindi lamang sa Pilipinas, kundi pati na rin sa labas ng bansa at iba't ibang bahagi ng mundo. Marami ang hindi nakakaalam sa Bahala na Gang at marahil ang ilan sa ngayon lamang ito narinig. Ngunit ito'y bahagi ng kasaysayan, lalo na sa lugar ng Sampaloc. Ang Bahala na Gang ay nasangkot sa iba't ibang ilegalidad at hanggang ngayon, mayroon pa rin itong mga aktibong miyembro. Marahil ay mayroon din silang mga ipinaglalaban. Ngunit kung anuman ang mga ito, maaari nila itong makamit sa maayos na pamamaraan at hindi sa pagiging kasapi ng isang organisasyong lumalabag sa batas ng tao at ng lipunan. Sa panahon natin ngayon na talamak na ang mga masasamang loob, naway mag-ingat po tayong lahat mga kaibigan. At sa puntong tayo'y nasa bingit na ng alangan, ay huwag sana tayong mawala ng pag-asa at kumpiyansa at hindi natin masambit ang sikat na ekspresyon dito sa ating bansa na bahala na. So ngayon, lamon na ha?